morning mga ka-OFW, ngayon magluluto tayo ng chicken buffalo. So guys, ito ang mga ingredients para sa ating chicken buffalo. So ngayon, hihiwain muna natin yung chicken wings at tanggalin natin yung pinakadulo dahil hindi natin kailangan yun. So ngayon, tapusin lang natin yung paghiwa hanggang makompleto lahat. Alam niyo ba na ang pinakamalasang part ng manok ay nasa chicken wings? At bakit malasa ang chicken wings? Sige, explain natin ha. Magkinig kayo. Excited siguro kayo nagkinig, no? Sa totoo, walang scientific na basehan kung bakit masarap ang chicken wings. Anyway, guys, pag-usapan na lang natin kung saan ang galing ang recipe natin at gaano siya kasikat. Ayon sa history, itong chicken buffalo ay naimbento noong 1964 sa The Anchor Bar in Buffalo, New York City. Hindi ko lang alam kung sino yung taong nag-imbento dito, pero yan yung lalat. At sa Amerika, ito ay traditional na sineserve ng mainit along with celery sticks and carrots with blue cheese dressing. So, ganun ito sineserve sa Amerika. Pero tayong mga Pinoy, basta may kanin, pwede na. Dahil sanay tayo eh, mga cowboy tayo eh. Pero yung mga mayayaman na Pinoy, inaadapt pa rin siguro nila yung kung ano yung traditional na paraan sa pagkain ng chicken buffalo. Pero sa akin, basta masarap ang pagkaluto, panalo na ito sa mainit na kanin. Malinis na tong manok. So guys, tapos na tayo sa paghihiwa. So, ihahanda na natin ang lahat ng mga ingredients na kailanganin natin sa pagluluto. Ito na lahat ang mga ingredients na kailanganin natin, pero Filipino version ang chicken buffalo natin. So, ito ang susundin natin sa pagluluto. So guys, Filipino version tayo ha. So huwag natin ikumpara ang American version ng chicken buffalo dahil Filipino tayo. Panlasang Pinoy ang hinahanap natin, di ba? Ito ang mga ingredients: 2 kilong manok, mixture of 1 cup tomato ketchup and banana ketchup, 2 cups ng cornstarch, butter, 1/4 cup honey, 1 tablespoon salt, 1 teaspoon paprika, 1 cup brown sugar, 2 sachet ng crispy fry powder, 1 tablespoon garlic powder, 1 teaspoon chili powder optional only, 1 teaspoon black pepper and 1/2 cup sukang puti. Ilagay na natin ang 2 cups ng cornstarch at isunod natin ang crispy fry powder. Ihahalo natin ito sa cornstarch. So tapusin lang natin itong 2 sachet ng crispy fry powder. Buksan lang natin ang pangalawa. At ihahalo lang natin ito ng mabuti. So ihalo lang natin ito hanggang maayos yung mixture ng ating chicken coating. So malalaman natin kung nakahalo na siya ng maayos kasi makikita natin yung grano ng pagkahalo niya. So ihalo lang natin ng mabuti. So, pwede na natin ilagay ang manok para haluan natin ang chicken coating bago natin i-fry. So, tapusin lang natin hanggang makompleto lahat ng paghalo ng chicken coating na nakalagay natin sa lagayan. So, ito guys, patapos na tayo sa paghalo ng ating chicken coating sa ating manok.
So ipiprito na natin ito. So ilagay na natin ang mantika, damihan natin ang mantika dahil kailangan i-deep fry natin ang pagkaluto ng ating manok. So hintayin lang natin na 1 minute. So ngayon, ready na, ilagay na natin ang manok. So itong chicken wings, madali lang to maluto dahil manipis lang ang laman niya. So kailangan maximum 5 minutes lang ito, i-prito natin sa mantika. At mapapansin natin na kapag naluluto na siya, ang kulay ng manok ay magiging golden brown siya. So yan ang lagi nating titingnan kapag nagka 4 to 5 minutes na tayo sa pagprito ng ating manok. So ito na ang kulay niya, nagiging golden brown na siya. So malapit na siyang maluto. Tapusin lang natin yung 5 to 6 minutes para siguradong luto na siya. Pero hindi natin kailangan na lutuin masyado dahil lulutuin pa natin po sa sauce mamaya. Luto na siya, hahanguin lang natin ito at isip aside natin. So ngayon gagawa na tayo ng sauce. Ilagay natin ang butter. Ihalo natin para hindi masunog ang butter. Isunod natin ang mixture ng banana ketchup at tomato ketchup. Ihalo natin ang mabuti. Brown sugar. Black pepper. Paprika. Garlic powder. Asin. Ihalo lang natin ng mabuti. Kailangan continuous lang natin yung paghalo para hindi masunog yung sauce. Ihalo natin ang sukang puti. At ilagay na natin ang honey. Itong honey, ito yung nakapagdagdag ng mas masarap na lasa sa sauce natin. So applicable natin ang honey. Importante ito. So hintayin lang natin na magiging sticky yung consistency ng sauce natin. So ituloy lang natin yung paghalo hanggang magiging sticky yung sauce natin.
So malapit na to. Ganyan na yung hitsura niya. So pwede na natin ilagay ang manok. So ihahalo na natin to. Ihahalo lang natin ng maayos ang manok sa sauce hanggang ma-cover up lahat ng manok sa sauce. Ituloy lang natin yung paghahalo hanggang maluto ng maayos ang sauce at mag-absorb ang sauce sa laman ng manok. So ito na yung malapit na to. So kailangan ituloy lang natin yung paghalo para hindi masunog yung sauce, dahil pag nahayaan natin to, pwedeng masunog yung sauce at magiging mapait. So ituloy lang natin. So napapansin natin yung sauce sticky na at dumidikit na sa laman ng ating manok. So ito yung sign na luto na siya. Mga ka-OFW, ito na ang finished product natin na chicken buffalo. Napakasarap ito, i-serve ng mainit. Mga una ta, mga bay. Yummy. Wow.